kabuhayan, karapatan, katarungan at hustisya. Yan ang mga dahilan kung bakit dumadagundong sa buong Pilipinas at sa maraming panig ng daigdig ang boses ng pagtutol at pagtindig ng sambayan ng Pilipino. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban ko! Sa mga galit at sakim na politiko! Politiko. Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! Hindi po pitong araw, siyam na araw na tiniis nating lahat. March 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 days. Hindi ko naranasan sa 21 taon ko sa CPP, NPA, NDF, hindi ko kinaya ang ganyang tuloy-tuloy, sustenido at napakalakas na mga sigaw ng protesta. Ang tao, ang bayan, hindi magagabi. Ang tao, ang bayan, hindi magagabi. Ang tao, ang bayan, nandito tayo para igiit ang katarungan, panlipunan, kabuhayan at hustisya sa pagkalang sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino at sino man ang nakakarinig sa gabing ito, sa huling gabi, sa unang huyugto ng hakbang ng sambayan ng Pilipino para baguhin ang nabubulok na uri ng pamumuno sa pamahalaan. Ang unang dahilan dito is no longer about Pastor Apollo Quiboloy anymore. This is no longer about just SMNI. This is no longer about Ka-Eric Lorimbadoy o ang mga tagapamahayag ng SMNI. This is now about our country and our people. Laban kasama ang bayan! 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 Ang unang pagkukulang at pagpapabaya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hinayaan niyang labagin ang katarungan ng mga at karapatan ng mamamayan, sapagkat kaninang hapon nasaksiyan ko sa loob mismo ng Kangaroo Committee ni Tambaloslos sa House Committee Kangaroo Legal Franchises kung paano hinostage ng tatlong komunistang mga dati kong kasama ang buong Kongreso para gamitin ang instrumento at poder ng gobyerno upang supilin ang isang malaya at independyente na uri ng media organization na mayroong batas na nagpapahintulot na ito'y mag-operate hanggang 2044. Ito ay walang pakundangang nilabag sa loob ng Kongreso. Kasabwat dyan si Speaker Martin Romualdez at pinabayaan lamang yan ni Bongbong Marcos. Pangalawa, ito ay usapin ng mabuting pamumuno at mabuting pamahalaan. Sa gitna ng katotohanan na ang ating mga presyo ng bilihin at ang ating mga problemang pang-ekonomiya ay sumisirit
lagpas sa kakayanan ng ordinaryong mamamayan. 15-year high ang presyo ng bigas. Hindi natin naranasan yan. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, ang pinakamahal na bigas, 42 pesos. Ngayon, ang bigas umaabot ng halos 70 pesos o mahigit pa ang bawat kilo. Bago Pilipinas, mahal ang bigas! Bago Pilipinas, mahal ang bigas! Bago Pilipinas, mahal ang bigas! Pangatlo at panghuli, bakit tayo nagtiis, nagsakripisyo sa Liwasang Bonifacio? Sapagkat ito ay sentro ng usapin ng digmaan na tinututulan natin at ang pag-iit ng tama at totoong balangkas ng kapayapaan para sa pinakamamahal nating bansang Pilipinas. Kapayapaan! Hindi digmaan! Kapayapaan! Hindi digmaan! Kapayapaan! Hindi digmaan! Kapayapaan! Hindi digmaan! Ang pagsarado ni Pangulong Bongbong Marcos ng dialogo at matinong makikipag-usap sa China at ang kanyang paninikluhod at pagsunod sa digmaan na patakaran ng Estados Unidos naglalagay sa buong bansa at buong mamamayan sa napakadelikadong kalagayan ng hindi kailangang paglunsad ng digmaan sa ating bayan at gagamitin tayo ng Amerika bilang base militar nila. Hindi tayo papayag dyan. Duterte! 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 Ang totoong ama ng bansang Pilipinas, si Tatay Digong Rodrigo Duterte! 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 Kaibigan ay hindi lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Andito kami para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Quiboloy. Maraming salamat! Magandang gabi sa inyo lahat. Assalamualaikum sa mga Bisaya. Sino mga taga Mindanao dito? Sino mga taga Visayas? Sino mga Ilonggo? Lente, parinti ko mga Ilonggo, Bongo, Ilonggo. Unang-una, nandito po kami ni Senator Bato de la Rosa kami po'y naniniwala. Sabi nga niya kanina, dahil po sa pagiging kaibigan niya kay Mayor Rodrigo Duterte, ay ganun na po ang ginagawa sa kanya. Narito kami ni Bato na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal niyo si Pangulong Duterte? Pag mahal niyo si Pangulong Duterte, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. At gaya ng sinasabi ko noon sa inyo, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa ating Panginoon. Mahal namin kayo ni Pangulong Duterte at sama-sama po tayo rito. Patuloy kaming magmamahal sa aming kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po.
Pilipino. Sa makaisa pa. Ngayon ko lang ka rin kayo nakita eh. Kasi umalis ako ng Malacañan. Ngayon lang. So, pagpatawa rin po ninyo ako. Maghingi ako ng tawad. It comes late. But maraming salamat sa inyo. At ginawa ako ninyong presidente. Dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag gano'n na nga ako lumakad, staggered, ayos a cane, nagbabantos na ako. Because of old age, I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral, at matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalae na paabotin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children. At anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na. But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all, nauna, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nagkataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lubay kay pinanganak kayo si Marcos, namatayin lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan lang na nga. You know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi man tayo magkakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano,
kaming mga Bisaya. Mawaray. Mga Moro, noong unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Noong una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So noong unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan at pinutol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, payok kayo. Lahat man tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. Del Pilar. Okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lolo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung napapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, mga Ilocano? Sabi ko, lo, wala ba tayong Bisaya na hero? Kalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Kumputang ina ito. Kaya nung na-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Nung tinawag, anong mga stamps natin? Hoy! Nga kayo. Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Na balitaan namin si Dagohoy sa Cebu. Ang problema kay Dagohoy of later years nung bago na ito mga pulis na gago, lahat ng mga pulis, ang tawag nila sa mga ganon, Dagohoy. Bakit nyo ipangalan Dagohoy yung mga animal na kriminal? Paano nila si Dagohoy, hindi natin mahiro? O sino pa sa amin? Yung tigas na Sibuano, sino? Sabi man nila, meron man, sir. O sino? Pero, isda man, sir. Sino? Si Lapu-Lapu, sir. Putang ina kayo. Yun ang pumatay kagwedi. Bukas, pag walang istampa yung istampa. Kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu, tapos si Dagohoy. So, sinabi ko sa mga polis, pati militare, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Dagohoy. Ayaw ko, bakit nakaugulian nila yan? Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may dalawa-tatlo na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, baka madagdaga natin ang pangatlong hero. Ito lang, hindi ko na lang habain, ha? Kasi, mamak na
Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Mantay kayo dito. Mantay kayo dito. It would have a long and lasting miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iniba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasokin natin yung mga lahat na, mga Princeton, kung ano yung, ano, maganda. O, okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement, para sa akin, hindi na kailangan. Wala na, wala. Putang ina, kawala-walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon, pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yung ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara, lahat na, everything go. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, na binalastog niya, at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa si Lisa, pati si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung constitution na inabot, under which Marcos was elected, ganun rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon po. Constitution kung saan na siya nahialal, one term, 6 years. Ngayon, gusto nilang chacha, people's initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang ano, walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang.
pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Eh ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang inap, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayad tayo. Eh, Ilocano ka, Batanginyo ako, Bisaya ako, Waray Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-standby sa Pilipinas ng 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American Spanish war. Natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo uli dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na, na dinispatsa naman sana namin, pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga puto. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, wala mang interest dyan ang pahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto magpahaba ng utid para papakaligaya kung sino ang gustong paligaya ng utang ina. Hindi na ako magtatagal kasi marami pong salita. Tsaka ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Nasabi ko. Huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro ko mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila, itong Congress, i-melt, tutunawin nila, gawain nilang parlament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ni presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Bas pinamatunaw na yung kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo,
Putang ina, kapag pumirma ka niyan, papatayin kita. Patayin na lang, magpataya na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, vote, isang voto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang voto lang. Pag tinunaw nilang yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila, ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga ano, yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng senate, wala ng house of representatives. Tornada na tayo. Kung sakali man itapod lang ninyo ang oras, kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganun, well, mayroon akong ipagbilin sa inyo. Hindi pa naman talaga ano. At saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Eh, yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede nyo nyong patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical mat na mapunta sa mga muna. Pag-usap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, hindi naman tayo ginagawa. Wala namang magigano sa atin ng police. Wala namang wala. Hindi naman tayo inisturbo. Kaya mag-demonstration ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon kasi may mga national treasures tayo. Kagaya nung una nangyari kay Marcos, napasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang, atin dyan sa Pilipino. Ano ba sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung lahat ng sa Malacanang, pwersa lang ang jacky nila, pati pante. Yung lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo, kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag muna doon, at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyong kalabanin ang police pati military. Kung pagdating mo, ako nang mapagitna. Kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga polis. May nakikita kasi ako nung police, ako nung presidente pa ako na assign sa akin, na wala man nung ano ko dito. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Dadating yan. Lang itong si Duterte!
Marcos, pasyal-pasyal na lang yan. Wala na nga. Marcos, ano? Kayong lahat.